Alam niyo naman ang mga hinahanda kapag Holy Week, di ba? At dahil Inggitera ako, so nagluto din ako ng mga pagkaing hinahanda kapag Holy Week. At alam niyo naman guys, ang buhay ng OFW, hindi talaga palaging makakain ng mga ganitong pagkain. Dahil strict ang amo, wala, grabe ka strict. Hindi kaya busy lang, walang time. And I'm so thankful talaga kasi okay lang sa amo ko na magluto. After ko magluto, nilagay ko lang dyan sa kusina. Makita nila, walang problema, walang reklamo. Kaya na nga guys, ang una kong niloto ay Biko. Suman yata yan sa Tagalog. Ay nako, I'm so proud talaga. Proud, grabe ka proud. I'm so proud talaga guys kasi natuto akong magluto ng mga ganitong pagkain. Kasi nung sa Pinas pa ako, hindi talaga ako nagluluto ng mga ganito. Hindi ni minsan, hindi ako talaga nagluto ng ganito as intro lala. At dito lang talaga ako natuto sa Hong Kong kasi ako ay may time magluto at saka yung mga kaibigan ko nagki-crave ng kahit ano na lang. So ako naman si mabait, masunorin, so pinag-aralan. Napakadali lang kasi magluto dito guys kasi hindi mo naman kailangan manghiram ng kaguran. Charis, kaguran! Tulad nito, nagluto ako ng biko. Yung gata nito, hindi ko naman kinudko dahil walang kaguran dito. Ay, white kaguran dire. Poor ang Hong Kong, white kaguran. So ang binibili ko ay yung nasa lata lang. Hindi ka na mahirapan at saka mura lang. Ayan, finish na. Katulad nito guys, magluluto kami ng binignit, bilo-bilo sa Tagalog. Hindi ko na kailangang magpagiling ng bigas kasi may nabibili naman. So ito na nga guys ang story ng aming bilo-bilo lugo or binignit. Ako ang nagluto lahat ng ingredients pero yung kaibigan ko ang nagmix. Kasi medyo malayo ako sa aming tambayan. So baka pumangit yung lasa, charis, mangluspad ba. So siya na ang nagmix kasi nasa ano lang naman kami, baba. At ito naman ay nagluto ako ng kalamayhati. This is my first time to make a kalamayhati. So ayan, 3.5 cup lang yan. Glutinous rice at saka same lang sa gata. At nagpatunaw din ako ng 2 cup na gata sa kawali. At naglagay lang ako ng 1 1/2 asukal. At nilagyan ko ng 2 bar na raw sugar yung nakalagay guys. Pero parang maskubado siya. Pero sugar cane siya. Ay, ewan, anong uri ng asukal yun? Basta asukal, pero masarap yun, hindi masyadong matamis. And then, hinalo ko na lang agad yung ano guys, yung glutinous rice sa natunaw na asukal. And then, mix-mix lang sa mahinang apoy dahil pag mamumuo yan, mahirap din siya. Until maging ganito, pero hindi pa yan luto. Kailangan mo pa talagang i-mix ng i-mix kasi yung texture niya pangit pa. Malalaman mo kapag luto na siya kasi yung texture niya parang plain at saka ganyan na yung kulay, brown na brown. And then, charan! Finish na! May 2 pala akong sineparitel sa kaibigan natin hindi makapag-off kaya ayun, for them. Kinabukasan ay nagsimba tayo dahil Easter Day, God is risen! And then, yung 2 kong kaibigan ay nagsimba din kahit hindi nila off. Dala nila yung mga cutie nilang alaga. Ay, tatlong baby akong nakita. Mata ba? Alam kaya? Mga baby. Maganda doon. Malintin. Ako lang may hati, Manday? Okay lang? Ako lang may hati, Gidman? Okay lang? Namit? So, ganito kami kadami, guys. Klase-klase lang. May nagsusugal, may kumakain, may nagiinuman, may nagbibidyoke. Kompleto. Mas gusto namin tumambay dito guys kasi safe, malapit sa CR, hindi ka maiinitan at mauulanan.